Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Muli tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon, magpapalakasan sa isa't isa. October 11, 2021, good morning po. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay may pinamagatang The Work in the First Apartment. Tayo pa rin po ay nasa ating monthly team na may pinamagatang Jesus, our High Priest. Ano po? Si Jesus, ang ating dakilang saserdote. Napaganda po ng topic natin sa buong buwan. Ngunit bago tayo mag-umpisa, mga kapatid, ay tayo po muna ay humiling ng gabay sa ating dakilang Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin sa umaga ito. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag ng aming pagtulog. Kami inyong ginabayan, iningatan, muli kami binigyan ng panibagong luktong ng buhay. Muli kaming kakain ng tinapay ng buhay sa umaga ito. Panginoon, pangunahan kami sa aming pag-aaral. In-invite namin ang Banal na Espiritu upang maging katalinuhan namin, bigyan kami ng pag-intindi, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa umagang ito. Buksan ang aming puso at isipan. Nadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga tagapakinig, pagpalain nawa sila. Ibahagi nila ito, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Gawin silang asin at liwanag sa kanila, kung saan man sila naroon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapalang pinagkakaloob sa amin, gayon din sa mga pagsubok naming naranasan. Patuloy kaming pinatitibay at pinapalakas ang pananampalataya sa tulong niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon,
sa mga kapatawaran sa aming pagkukulang pagkakasala. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Napakaganda po ng ating paksa sa umaga ito, mga kapatid, at kailangan talagang nating maintindihan kung ano ang gawain ng ating dakilang saserdote, ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Sa umaga ito ay pag-aaralan natin yung sa sanctuary pa rin. Kailangan nating maintindihan ito. Ano po, tayo po na tayo pong mga Kristiyanong mananampalataya na napagkalooban ng doktrinang ito at kaya kailangan nating ibahagi. Yan. Well, mga kapatid, the sanctuary, alam naman na natin, ay binubuo ng tatlong parte. The outer court, the first, the holy place, o yung the first apartment, and the second apartment, yun, the most holy place. So umaga ito, magpo-focus tayo dun sa first apartment, no? Yung the holy place. Yan. Sa holy place ay may makikita tayo, no? The holy place contain, ano po, yung the golden shewbread to the north and the golden lampstand to the south, and the golden altar containing incense to the west. Ano po? At syempre, naroon yung the veil. Ano po? It was blue, purple, crimson, and fine linen na nagahati between the holy place and the most holy place. Ayan, mga kapatid. So, bakit nga ba gumuhat ang sinabi ng Panginoon? Moses na gumawa ng sanctuary. Ang sabi dyan, Exodus 25:8-9, "And let them make me a sanctuary, that I may dwell among them, according to all that I show you, that is pattern of the tabernacle, and the pattern of all its furnishing, just you show, shall make it." Ano? Napag-aralan natin na ito nga ay pattern, ano po, which is in heaven. Sapagkat may heavenly sanctuary po. Yung pong narito ay earthly sanctuary na built by the hand of man. Ano po? Bakit nga ba pinagawa ng Panginoon si Moses ng sanctuary? Because dyan sa Isaiah 59:2, "But your iniquities," ayan, "have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear you." Dahil po sa ating mga kasalanan, mga kapatid, ano, tayo napalayo sa ating Panginoon. At kaya, sabi ng Panginoon, "so that I can dwell among you," ay pinagawa niya si Moses ng sanctuary. Built by hand, ano po. Siyempre dyan, makikita natin, nabanggit nga natin dyan yung sa holy place, yung seven candlesticks at yung tabernacle incense, that yung table of shewbread. So dito tayo magpo-focus sa first apartment o holy place, ano po. So ano ba yung ini-represent ng seven candlestick? Sabi diyan sa Exodus 25:31, "For the lamp were continually burned before the Lord. It was the high priest who attended to them to trim and fill them with oil." Ano po? Yung seven candlestick stands, the lamp were to continually burn before the Lord. It was the high priest, yung high priest lang po, who attended to them to trim them and fill them with oil. Ano po? Doon po sa Revelation chapter 1 hanggang 3, may mababasa po tayo doon. Seven candlestick which represent seven churches. Ano po? Seven churches and seven different types of character with different times of era. Ano? At doon nakita,
vision ni John the Revelator, si Jesus Christ in the center. Tayo mga kapatid, tayo po ay tayong iglesia, the Church of Christ, ano po, at si Kristo po yung dating nasa gitna, ano po, yung ating center. At tayo mga kapatid bilang iglesia ng ating Panginoon, dapat patuloy tayong naglalagablab, ng ilaw, ano, liwanag tayo sa kadiliman. Kaya nga yan, napaka-importante bilang mga kandila ay tayo nagliliwanag, witnessing, ano po, sabi dyan sa Matthew 5:14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. Hindi rin nga pinagniningasan ang isang ilawan at inilagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nga sa bahay. Lumiliwanag kayo ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ng inyong Ama na nasa langit. So, kailangan talaga tayo mga kapatid na represent yung candlestick, eh, magliwanag tayo. Ano po? Mag-witness sa mga taong nakapaligid sa atin upang mag-glorify our Father in Heaven. Sabi dyan sa Matthew 5:14 hanggang 16. At ano pa po yung table of showbread, ano mga kapatid? Yung table of showbread, mga kapatid, ay on the Sabbath day, ano po, the Levites made 12 loaves of cake, unleavened bread. Ano, basahin natin dyan sa Exodus 24:5-8. And you shall take fine flour and bake 12 cakes with it. 2/10 of an ephah shall be in each cake. You shall set them into 2 rows, 6 in a row on the pure gold table before the Lord. And you shall put pure frankincense on each row that it may be on the bread for a memorial, an offering made by fire to the Lord. Every Sabbath he shall set in order before the Lord, continually being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. Every Sabbath, mga kapatid, merong table of showbread, ano, at hinahati yon into 2 rows, 6 sa isang row at 6 sa isang row, ano po mga kapatid. At the cake were placed on the table hot each Sabbath day, arranged 2 rows, ano po. Ang nirepresent nito mga kapatid ay si Jesus Christ, yung ating the bread of life. Ayan. At sa buong, at the end of the week, kakainin yon ng priest mga kapatid para maging kalakasan sa buong another week na pagsaservice nila. Kaya nga mga kapatid, mahalaga yun sa araw ng Sabat eh. Sapagkat doon sa araw ng Sabat ay kumakain tayo ng tinapay ng buhay, which is Jesus Christ representing ang ating Panginoon. Sabi dyan sa John 6:51-53, ako ang tinapay ng buhay na mababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay nito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay ng aking ibibigay ay aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ang maghuhunyog ay nagkatatalo sapagkat hindi nila ito magets, ano, nung unang banggit ng ating Panginoon. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at ang inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. So, ganun po mga kapatid, ang ating pong Panginoon, yung bread of life, ano po. At syempre, yung tabernacle of, yung incense, ano po. Yung, incenso, napakahalaga po nito, which represent po yung ating mga sincere prayer, ano mga kapatid. Yung the altar of incense was before the veil in the first apartment of the sanctuary. Yan mga kapatid, sabi dyan sa Exodus 30
1 verse 1, you shall make an altar to burn on incense on, ano mga kapatid, which represent yung ating mga sincere prayers. Sabi doon sa Revelation 8:3, nabigyan ng pagkakataon si John the Revelator na masilip. Diyan sa verse 3, then another angel having a golden censer came and stood at the altar, was given much incense that he should offer it with the prayers, ano po, of all the saints upon the golden altar which was before the throne, and the smoke of the incense with prayers of the saints ascend before God from the angel's hand. At syempre, makita rin natin yan sa Book of Psalms, ayan, sa 141 verse 2, sabi ni Haring David, malagay ang aking dalangin na parang kamangyan, ano po, incense sa harap mo, pagtaas ng aking makamay na parang hain, ano, sa kinahaponan. So ganun mga kapatid, the altar of incense can be seen as a symbol of prayers of God's people. Ayun, our prayer ascend to God as the smoke of the incense ascended in the sanctuary, as the incense was burned with fire from the altar of burn offering. Our prayer must be kindled with heaven's grace. Ayan. At masasabi rin natin mga kapatid na the altar of incense has been also pictured as the intercession of our Jesus Christ. Yun po, because alam naman natin, Christ is pleading in our behalf doon sa the Father. No, mga kapatid, yun po yung matatagpuan sa holy place. Mahalaga ito mga kapatid. Ang mahalagang katotohanan, ano po, tungkol sa pagtubos ay itinuturo sa sumasagisag na paglilingkod. Ang kahalili ay tinatanggap na kapalit ng lugar ng makasalanan. Ayun, may offering. Ngunit, mga kapatid, ang kasalanan ay hindi naaalis sa pamamagitan ng dugo ng biktima. Tandaan po natin, ang kaparaan ay ibinigay na kung saan ito inilipat sa sanktuaryo. Sa pamamagitan ng dugong inalay, kinikilala ng makasalanan ang kapangyarihan ng kautusan. Inamin ang kanilang mga pagkakasala at paglabag, at inihahayag ang pagnanais na sila'y mapatawad sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, which is faith, sa manunubos na darating. Ngunit sila'y hindi palubusang nakakalaya sa hatol ng kautusan. Sa araw ng pagtubos, ang punong saserdote, which is yun po yung sa Day of Atonement, na kumukuha ng alay mula sa kapulungan, ay pupunta sa kabanal-banalang dako kasama ang dugo ng alay na kinuha, at iwiwisik ito sa luklukan ng awa sa mismong kautusan upang mabigyan ng katuparan ang magiging hiling, pagkatapos sa katauhan ng tagapamagitan. Ano po, kanyang pinapasan ang mga kasalanan mula sa sanktuaryo. So yung pong sa holy place ay daily service, ano po, night and day. At yung pong sa most holy place ay once a year, ano, yung which is Day of Atonement. At inilalagay po ng inilalagay ang kanyang kamay sa ulo ng kambing. Kanyang doon ipinagtatapat ang lahat ng kasalanan. Sa gayoy tila ay nililipat ang mga kasalanan mula sa kanyang tungo sa kambing, which is yung pong scapegoat, ano, papasanin ng kambing ang kasalanan. Ang mga kasalanan ay tuluyan ng maghihiwalay sa mga tao. Gayon ang ginagawang paglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na sanktuaryo. At kung gaano ginawa sa uri ng paglilingkod sa sanktuaryo sa lupa, ay siya rin namang ginagawang tunay na paglilingkod sa makalangit na sanktuaryo. Sa pagkaakyat sa langit, ay siya rin nagsimula ang ating manudubos bilang punong sasordote. Ano po ang sabi ni Pablo diyan sa Hebrews 9:24? Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahintulad lamang na tunay kundi sa talagang langit, ayan, maliwanag, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin doon. Yung ating Panginoon nga ang tagapamagitan. Ano po? Maganda itong
banggit sa The Great Controversy, mga kapatid. Diyan sa paragraph 420 and 421. Page 421. Maganda ito, mga kapatid. Sabi diyan, the ministration of the priest throughout the year in the first apartment of the sanctuary within the veil, ang paglilingkod ng pari sa unang silid ng santuario sa buong taon sa loob ng tabing na nagmistulang pinto at inihiwalay ang banal na dako mula sa kabulwagan ay kumakatawan sa gawain ng paglilingkod nang si Kristo ay umakyat. Tungkulin, ano po, ng saserdote sa araw-araw ng paglilingkod na ihayag sa Diyos ang dugong handog para sa kasalanan, pati ang insenso na pumapaitaas na may panalangin ng bayan ng Israel. Gayon din naman na si Kristo ay sumasamo ang kanyang dugo sa Ama para sa mga makasalanan, na inihayag din ang kanyang sarili na may mabangong samyo ng kanyang sariling katuwiran ang panalangin ng mga nagsisising mananampalataya. O ganito ang mga gawain ng paglilingkod sa unang silid sa makalangit na sanktuaryo. Napakaganda, mga kapatid. Ano, nawa naunawaan natin yung gawain ng priest, ano po, sa unang bahagi, yung holy place, ano po, yung the work in the first apartment. Ayan, napakaganda, dapat nating intindihin ito, mga kapatid, sapagkat ito po ay napakagandang doktrina na dapat nating ipahayag, i-share, ano po, yung gawain ng ating Panginoon, which is our high priest, ano po, na namamagitan in our behalf patungo sa Diyos Ama. Ano po? So, ayan, mga kapatid, nawa tayo ay may natutunan. Yan ang ating morning devotional sa umaga ito. Bago po tayo magpaalam, mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa tinapay ng buhay na aming kinain sa umaga ito. Pagpalain nawa ang bawat isa, maging liwanag kami, Panginoon, kung saan man kami naroon. Muli kaming maikibaka sa umaga ito. Salamat sa kalakasan na pinagkulob niyo. Nanalangin na namin na nawa matagpuan kaming gumagawa sa inyong bukirin. Alam namin, Panginoon, na malapit na ang inyong muling pagparito. Patuloy kaming palakasin at gamitin sa gawain, sa pagpapakalat ng mabuting balita, gaya ng aming napag-aralan, kayo ang aming tinapay ng buhay, kayo ang aming sentro. Nagmumula ang liwanag, kami maging liwanag din sa sanlibutan. Maging asin kami, Panginoon, upang mag-glorify namin our Father in Heaven. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, at gayon din sa pagdinig sa aming panalangin, sapagkat ito'y aming hiniling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Muli naming binabati yung ating mga kapatid, ating mga kaibigan, ating mga mahal sa buhay dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nawa tayo may natutunan sa ating maikling morning devotional. Ano? At dyan sa ating mga kapatid sa gitnang silangan, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain tayo, ano po, mga kapatid, ibahagi natin ang mensaheng ito. Ayan, yun, the first work in the first apartment, which is the holy place. Tandaan po natin, which is ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang ating High Priest. Ano po? Naroon sa sanctuary in heaven na namamagitan in our behalf patungo sa Diyos Ama. Kaya patuloy tayong sumunod
sa tagubilin ng ating Panginoon. Ano po, maging asin tayo, maging liwanag. Maraming maraming salamat po. Good morning. God bless us all, mga kapatid. Thank you.